Yo, what's up mga angkel? This is Angkel OD and for today's video is mag-assemble tayo ng gaming desktop PC dito sa interface, no? This gaming desktop PC is worth around 200,000 pesos. So ito, it's given the privilege na tayo mag-assemble and we were asked if we could help and sino ba tayo para humindi, di ba? Siyempre, oo, sabi ko, sige pwede next and end of my shift na naman sa trabaho. So ito guys, yung makikita ninyo, ano, ito yung motherboard. Yung motherboard na ginamit dito is Z690i Gaming Wi-Fi 12th generation na motherboard na ROG Strix. So yan guys, so makikita ninyo, no? May mga kasamang mga ano yan, like mga cables, adapters para sa mga ano, front panels ng casing to motherboard. So yan, tinanggalan natin yung cover ng CPU socket. Yan, so mag-unbox na tayo ng ano, Intel Core i9 na processor na 13th gen yung gamit nito guys, mga coils. Yan, so kung makakita ninyo, medyo malaki talaga yung box kasi may kasamang stock fan yan. Yung fan pala nyan is ano, RGB, so umiilaw din na. So before natin ikakabit yung processor sa motherboards, let's check first kung may mga bended pins ba din sa CPU socket. Kasi pag may bended pins yan mga cool, eh magkakos din ng short circuit. So masisira yung processor, plus masisira din yung motherboard. The worst thing yan mangyayari is kung magkakaroon ng short circuit, in tendency, mag-avoid yung warranty niyan pag claim natin ng warranty sa supplier. And always remember na before putting your processor into CPU socket sa ating motherboard is check nyo talaga kung may mga bended pins yan. And yung gamit na RAM nito mga call is 4600 MHz 16GB DDR5. At sa storage naman na kinabit dito mga call is WD Black 2TB PCIe M.2 SSD 2280. Ang kagandahan ni sa motherboard na to is may kasama na siyang heatsink para sa ikakabit na M.2 SSD storage. Yung sa PSU naman, yung kinabit namin dito is ang ROG Strix 1000 watts full modular. Ang kagandahan din sa mga full modular na PSU or power supply mga call is if ever man na hindi mo kailanganin yung maraming cable, pwede lang din naman na iilan na yung ikakabit mo since detachable yung cables nito. So advertisement din po mga call, pa-support naman po sa page ng kaibigan ko, 123 Steps Vlog. So ito yung mga nakikita nyo mga call, yung mga cable ties, yan yung mga
ROG Strix label na magnetize, kasama yan dun sa ano, sa packaging ng ROG Strix 1000 watts na power supply. Yung kinabit naman na video card or graphics card nito mga call is ASUS ROG Strix 4080 16GB GDDR6 Aura Sync NVIDIA graphics card. So ito na po yung finished product natin after the assembly mga call. No, yan. So simpleng cable management lang din ginawa ko sa likod. And siya nga pala dugdag ko, since 12 dyan yung motherboard natin mga call, in-update natin yung BIOS dyan to latest version para mag-adapt dun sa 13th gen na processor. Bilang pagtatapos, ako po ay nagpapasalamat sa ibinigay na tiwala sa akin sa pag-assemble ng desktop na ito. And sa inyo po, sa lahat ng mga nanonood ng aking mga tutorial videos na tinatapos nyo hanggang dulo, maraming salamat po. Naway may naitulong po akong kahit konti po sa inyo at na-share. So hanggang sa muli po, abang-abang naman kayo sa next tutorial video na ilalabas ko. Salamat!